Si Bonnie Elizabeth Parker ay isinilang noong taong 1910 sa Rowena, Texas. Pangalawa sa tatlong magkakapatid, ang kanyang ama ay si Charles Robert Parker at ang kanyang ina ay si Emma Parker. Maagang naulila sa ama si Bonnie. Yumao ito noong isang taong gulang pa lamang siya. Ang kanyang ina na si Emma Parker, ilang araw matapos mawala ang kanyang asawa, ay nagdesisyon itong manirahan sa kanyang mga magulang sa Cement City sa West Dallas, kung saan nagtatrabaho ang ina ni Bonnie bilang mananahi. Noong sumapit sa tamang gulang si Bonnie, ay naging manunulat ito ng mga tula tulad ng The Twill's End, The Story of Suicide Sol, at ang huli ay tinatawag na The Story of Bonnie and Clyde. Sa kanyang ikalawang taon sa high school ay nakilala ni Bonnie si Roy Thornton. Si Bonnie at Roy Thornton ay mabilis na nagkapalagayan at nauwi sa pagiging magkasintahan. Di naglaon ay naging ganap na mag-asawa noong September 25, 1926. Anim na araw bago ang ikalabing anim na kaarawan ni Bonnie. Tumigil sila sa pag-aaral noong mga panahong iyon. Pero ang pagiging mag-asawa ng dalawa ay hindi naging maganda ang kinahantungan. Naghiwalay ang dalawa pero hindi sila nag-divorce. Nagkanyang-kanyang buhay lamang sila. Matapos ang paghihiwalay ng dalawa ay umuwi si Bonnie sa kanyang ina at nagtrabaho bilang waitress sa Dallas. Si Clyde Champion Barrow ay isinilang noong taong 1909. Mahirap na magsasaka ang pamilya ni Clyde. Naninirahan sila sa Ellis County, Texas sa Southeast Dallas. Panglima sa pitong magkakapatid, lumipat ang pamilya nila sa West Dallas noong early 1920s. Ang unang buwan nila dito ay nanirahan lamang sa karito ng pamilya ni Clyde. Hanggang magkaroon sila ng sapat na pera para pambili ng isang tent. Si Clyde ay unang naaresto noong huling bahagi ng 1926 sa edad na 17 matapos hindi masahuli ang nirentahan nitong sasakyan. Ang kanyang pangalawang pag-aresto ay kasama ang kanyang kapatid na si Buck matapos magnakaw ang dalawa ng pabo. Nagkaroon naman ng lehitimong trabaho si Clyde mula noong 1927 hanggang 1929. Pero sadyang malikot ang kamay ni Clyde. Ninakawan niya ang mga cafe, mga tindahan at maging ang mga sasakyan. Nagkakilala si Bonnie at Clyde dahil sa isang kaibigan noong January 1930. Naging mabuting magkaibigan ng dalawa na nauwi sa malalim na pagtitinginan. Ngunit naantala ito matapos maaresto si Clyde nang dahil sa pangunguha ng sasakyan. Si Clyde ay pinatapon sa Eastern Prison Farm noong April 1930 sa edad na 21. Saglit na panahon lamang ay nakatakas si Clyde gamit ang kargadang ipinuslit ni Bonnie. Dumaan siya sa masukal na parte ng bilangguan sa bukid na bahagi nito. Ngunit muling nahuli matapos makatakas at ibinalik sa bilangguan. Hindi naging maganda ang kalagayan sa loob ni Clyde. Paulit-ulit siyang inaabuso ng kanyang kapwa bilanggo. Hanggang mapuno na si Clyde at naglaban ito. Nahumantong sa pagpalo nito sa ulo gamit ang tubo. Sa nakaalitan nito na kapwa bilanggo. Ito ang kanyang unang pagtapos ng buhay. Maswerte naman si Clyde dahil may hibang pinagbintangan ng kasalanang ginawa nito sa kapwa bilanggo. May mga nagsasabi na kusang inako ito ng kapwa bilanggo niya. Sadyang likas ang katamaran sa pagkatao ni Clyde, kaya imbis na maghanap buhay ng legal ay mas pinipili pa nitong manguwa ng hindi kanya. Kaya naman sa sobrang katamaran nito, para makaiwas sa mga gawain sa loob ng bilangguan ay sadya niyang pinutol ang ilang daliri sa paa. Lingit sa kaalaman nito ay nilalakad na ng kanyang ina ang petisyon para sa paglaya nito. Ngunit huli na ang lahat, naputol niya na. Tamad kasi. Mabalik tayo. February 2, 1932. Anim na araw matapos mapinsala ang sarili ay nakalaya ito dahil sa ginawang petisyon ng kanyang ina. Ginawaran ng parol o pansamantalang kalayaan si Clyde. Sambit ng kapatid nito na si Marie ay kapuna-puna ang malaking pagbabago ni Clyde matapos nitong makulong para bang ibang tao na ito noong makalaya ito. Iniisip ni Marie na sigurado na may nangyaring hindi maganda kay Clyde noong nakakulong pa ito. Matapos na makalaya ni Clyde sa bilangguan noong February 1932, dito nagumpisa ang sunod-sunod na maling hakbang ng magkasintahan. Sadyang kakaiba talaga ang pagsasama nila, magkasundong magkasundo sila sa kalokohan.
Dito nagsimula ang buhay nila bilang crime couple. Pinapasok nila ang mga establishmento matipuan nila. Ang madalas nilang pasukin ay ang mga local groceries, ang mga gasoline station, dahil dito ay nabuo ang Barrow Gang. Noong April 19, si Vonnie at Foltz, na pawang member ng Barrow Gang, ay nahuli matapos mabigo na pasukin ang isang hardware. Ilang buwan matapos nito, si Bonnie ay nakalaya matapos mabigo ang hurado sa akusasyon laban kay Bonnie. Noong August 5, 1932, si Clyde, Raymond Hamilton at Ross Dyer ay nagiinuman sa Stringtown, Oklahoma nang lapitan sila ni Sheriff C.G. Maxwell at Deputy Eugene Moore sa parking lot. Biglang nagpaputok si Clyde at Hamilton, agad na tumumba si Eugene Moore at sugatan naman si Maxwell. Ito ang kauna-unang otoridad na bumagsak sa kamay ng Barrow Gang. Si W.D. Jones ay malapit na kaibigan ng pamilya Barrow mula pagkabata nito. Disperas ng Pasko noon, sumali si Jones sa Barrow Gang. 16 years old pa lamang si Jones noon. Noong gabing yon ay umalis din ang tatlo na sina Jones, Bonnie at Clyde. Kinabukasan araw ng Pasko ay tinumba nila Jones at Barrow si Doyle Johnson at kinuha nila ang sasakyan nito sa isang templo. Noong March 22, 1933 ay nabigyan ng parol si Bax Barrow, kapatid ni Clyde, kaya nakalaya ito. Si Bax at ang asawa nitong si Blanche ay dumalaw sa tinutuluyan ni Clyde upang maglinis ng hideout ng Barrow Gang sa Joplin, Missouri. Pero ang totoong talagang pakay ng mag-asawang Bax at Blanche ay ikayatin na sumuko si Clyde sa mga pulis. Nagiinuman ng mga member ng Barrow Gang, dala ng alak ay hindi sinasadyang mapaputok ni Clyde ang kanyang baril. Lingid sa kaalaman nila ay may nag-report na kapitbahay sa mga pulis dahil sa kahinahinalang galaw ng grupo. Noong dumating ang mga pulis ay nagkaroon ng mainit na palitan ng putok. Nakatakas naman ang Barrow. Sa pinangyarihan ay narecover ng mga pulis ang parole paper ni Bax, mga sandata ng Barrow Gang at poem na sulat ni Bonnie at isang kamera na may undeveloped films. Naglalaman ito ng mga litrato ng grupo na animoy nagtututukan ng baril ang isa't isa at litrato ni Bonnie na may sigarilyo at may hawak na baril. Sumikat ang grupo lalo na sa tambalang Bonnie at Clyde. Kabi-kabilang panloloob ang ginawa nila, mga groceries, gasoline station at maging local banks ay hindi na nila pinapalagpas. Sinuyod nila ang Central United States upang maghanap ng lolooban. Hirap ang mga kapulisan na mahuli ang grupo dahil sa pagpapalipat-lipat ng lugar ng mga ito. Kapag may humahabol sa kanila ay mabilis nilang natatak dahil sa galing sa pagmamaneho ni Clyde. At ang mga kapulisan noon ay bawal pumasok sa kabilang state ng hindi sakop ng department nila. Kaya sinamantala ito ng Barrow Gang. Halos inaabangan ng tao noon ang mga balita tungkol kay Bonnie at Clyde. Animoy telenovela ang nababasa sa mga article sa pahayagan patungkol kay Bonnie at Clyde. Nakukuha ni Bonnie at Clyde ang simpatsya ng mga tao dahil sa panahong iyon dumadanas ang bansa ng Great Depression. Ito ang mga panahon kung saan maraming ang nagugutom dahil sa kakulangan sa trabaho. Kaya marami ang nagagalit sa mga nakakataas sa mga panahong iyon. Masasabing may matibay na pundasyon ng grupo. Ang Barrow Gang ay binubuo nila W.D. Jones, ang kapatid ni Clyde na si Marvin Bax Barrow at ang asawa nito na si Blanche, Henry Metvin, Raymond Hamilton, Joe Falmer, Ralph Foltz, S.J. Watley at si Bonnie Parker at Clyde. Tinatayang 13 katao ang tumumba sa kamay ng grupo, kabilang ang 9 na pulis at 4 na sibilyan. Gaano mang katatag ang grupo ay unti-unti rin itong bumagsak dahil sa sunod-sunod na pagkakahuli ng member ng Barrow Gang. Nahuli si Blanche sa isang operasyon laban sa grupo sa may Dexfield Park, Iowa, at nahuli din ng asawa nito na si Bax na sugatan dahil sa nasabing operasyon. February 12, 1934, sinimulang pag-aralan ni Hammer ang galaw ni Bonnie at Clyde. Kaya noong March 24, 1934 ay nakumpirma ng mga pulis ang ikikilos ng magkasintahan. Napag-alaman nila ang dadaanan ng dalawa, kaya agad sila nag-set up ng ambush. Sa tulong ng pinagsamang puwersa ng mga kapulisan, ginamit ng mga pulis ang amay ng magkasintahan upang mapahinto ito at maisakato para ng plano. Kaya naman noong dumaan ng magkasintahan,
sa isang liblib na kalsada sa may Venville Forest, Louisiana, ay pinara ito ng tinuturing nilang amain na ama ng isa nilang member na si Henry Metpin. Agad naman huminto ang dalawa, kaya naman ay wala nang sinayang na oras ang mga pulis. Agad nila itong pinaputokan na agad na ikinasawi ng magkasintahan. Tinatayang 130 na bala ang pinaputok ng mga pulis. Ang mga pangyayaring yon ay tumatak sa kasaysayan. Ang aktwal na baril, mga gamit at sasakyan ni Bonnie at Clyde nang sila ay ma-ambush ay matatagpuan sa Bon Ambush Museum sa may Gippsland, Louisiana.